Magtayo po ang lahat. Aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkal mo kami tuwangan sa pagdalangin ng paring si San Juan Damasco upang ang totoong pananampalatayang itinuro niyang mahusay ay maging liwanag at sandigan naming matibay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw
at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kaybuti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Iyong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, iyong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, aming hukom, haring nag-uutos ngayon, kaligtas sa iyong ihatol. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao na nahabag siya, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipo ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang spirito at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may ketongin at palayasin ang mga demonyo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Senyor. Dumako na po tayo sa ating salita ng Diyos. Ang tema dito ay yung tupa, yung kawan, yung pastulan, mga kordero. Sapagkat ang Poong Senyor, mabuting pastol. Unang pagbasa, kaibigan po natin, si Propeta Isaias. Napakaginhawa. E tayo mga mukhang may problema. Nakasulat sa mukha ko. Mabigat ang aking dinadala. Di na nakikinig sa humiliya ko, sa binabahagi ko, ang iniisip na lang yung malaki ang problema ko sa buhay. Nakasulat sa mga mukha ninyo. Si Propeta Isaiah, sasabihin niya, mawawala yan. Isipin niyo na lang, yung mga pinagkakabalahan niyo, mga pabigat sa balikat, kinakarga na natin yung buong mundo. Wala na po yan, sabi ni Propeta Isaiah. Isang pastulan, maginhawa, chill. Ika nga sa terminolohiya ng mga kabataan. Nakangiti tayo. Yung batis, yung luntian, ang mga halamanan, mapayapa tayo. Lahat ay magkakaibigan. Lahat nakangiti. Yan po ang alok ng Mesiyas na magkakatotoo. Idugtong po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sabi ni San Mateo, ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Sila'y dupaypay. Sila'y lito. Sila'y pagod. Ano description niya? Parang kawa na walang pastol. Kaya naman siya'y nagmamalasakit. Ang puso naman niya ay wagas, tibobos, dalisay, busilak, lantay. Mabibigat na Tagalog yan. Ibig sabihin niyan ay sincero si Jesus na tayo'y alagaan. At saan yun? Ayun. Ang utos niya doon sa 12, hanapin ang mga nawawalang tupa. Nako yun. Bukod na sa lito, lupaypay, nawawala pa. Kasama ba tayo doon? Ayun. Kaya nga, hahanapin tayo, pasisiglahin tayo, paliligayahin tayo, pangingitin tayo ng pastol. Sige na po. Yun ang po yung salita ng Diyos kasama ng Ebanghelyo. May mga bata dito. Kaya nga may siyam na sunod-sunod na unang Biyernes para hindi tayo mapunta sa impyerno. Yan ang layunin, ha? Baka hindi nyo alam kung bakit pumupunta kayo. Ano yung layunin ng debosyon ng unang Sabado? Nakayuko na naman kayo. Pari ako. Kailan punta tayo ng langit? Makinig kayo. Kung di kayo nakikinig, baka para hindi tayo magtagal sa purgatorio. Yung mga natutulog sa inyo, mga nananaginip sa inyo. Ayan, sige, huwag nyo ako sisisihin, ha? Pinapaalala ko lang naman sa inyo na gusto nyo ba matrapik? Gusto nyo ba maantala? Gusto nyo maghintay? Kung gusto nyo, sige. Ayan. Manigas tayo. Kakahintay sa wala. Yan. Kaya nga, pinupukpuk kayo unang Sabado. At yung santo, para sa araw nga si San Juan Damasco, nagtuturo. Maging deboto sa mahal na Birhing Maria na nag-aalaga. Ano ang sabi ni
Maria, unang Sabado sa tatlong bata, buti pa yung tatlong bata nakikinig. Si Lucia, yung dalawa santa na, si Jacinta at si Francisco. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hanguin mo kami sa ang mga kaluluwa sa purgatorio, iligtas sa apoy ng impyerno. Yan po. Ha? Paalala sa atin, ha, mga kapatid, ha? Para lahat kasama sa langit, walang maiiwan, walang mapupunta dun sa yan. Mahirap na po. Sa tulong ni Maria, ni Immaculada Concepcion, ni San Jose, mga santo, nawa po ay kabilang tayo sa maginhawang pastulan ng Poong Senyor. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-uunawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Tugon po natin, Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang, naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi, patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami nasaktan. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Oh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan ng Damasco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hinggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Inmaculada Concepcion, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Juan Damasco, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagpagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ay iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayang ininulot kay San Juan Damasco ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ikay narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilalahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing nga sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamdanawa nilang yung katugunan. At tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga maimahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila mga pangangalan sa binyang na ikaw, ibig na paglinig ng bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. May inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Baglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.
Amen.